Yan. Tapos ano, Dev, i-paste mo na lang yung ano, questions na nakopya mo sa chat. Is natin. Yung isang nakita kong question kanina, eh, text talk, about anong text talk yung ano, gamit natin. Anong gamit natin text talk tsaka yung experience. Si Devlin walang text talk yan kasi generalist po yan. Lahat alam. Lahat po ay ginagamit yan. Hindi naman. Okay. Sige, may limit dito sa ano, kay sa chat na ilang characters lang. So, Assign natin na kung ano lang yung kaya. Yung kanina sa Zoom. Pwede kong basahin na lang dito. Yeah, pwede din. Pwede. Okay. Or send mo sa akin ako magpipaste habang sinasagot mo. Send mo sa messenger ko. Okay. Ako nang bahala. Kung magano. Isa-isahin ko eh. Para focus ka na lang sa ano. Ayan. Sige, ako na dito. Okay, thanks. Marami na ba? Atin. Marami pang jo-join. Ganda ng background ko, no? Ang pinagkainan. Ako tulugan. Pwede ba lagyan ng ano do? Pwede yan. Pwede lagyan ng ano, ng blurred. Or, visual effects. Yeah. Blurred lang naman. Blurred. Yan. Para hindi nyo makita yung hugasan ko doon. Ay, buhay ano yan, buhay abroad. Dati, may nag-aayos. Ngayon, sa sarili na. No? Suntay natin, diba? So, recorded naman, so pwede sagutin na natin isa-isa. Ano yung una dito? Sige, mukhang ito na tayo mag-join ngayon eh. Recorded naman eh. 28 others. So yung kanina, no, pinag-usapan namin yung sa OAC. Yun yung papakita ninyo para makalabas kayo ng immigration natin. Kasi alam mo naman sa atin, kaya may ganon. Ang ayaw ng government natin is nagti-TNT yung mga Pilipino tayo sa abroad. So, pinaprevent nila yung ganun na situation ng mga tao na hindi na umuuwi. So, meron din some way yung ginawa kong way, share ko na lang din, pero hindi ko na-advise kasi iba yung situation ko. Hindi ako nag-undergo ng POEA. And kasi before ako nakapag-abroad, marami na akong travel sa abroad. Namasyal na ako sa Asia, sa Europe, and sa North America. So hindi na ako kina-question every time na nasa immigration ako at lalabas ako ng bansa. Sa tanong na, anong trabaho mo? So, IT. So, and may kita naman nila yung history ko na every month namamasyal ako through yung sa Cebu Pacific Piece of Air. Dun sa na-hire na ako, yung month na na-hire na ako, sobrang busy ko, ang dami kong ginagawa. Wala akong time para mag-asikaso ng POEA. So, ang ginawa ko is bumili na lang ako ng kasama ko yung dati kong fiancé, ngayon wife ko. Bumili kami ng ticket papuntang Dubai. Two-way tickets yun para round-trip tickets. But hindi na kami bumalik ng Pilipinas. So, yun yung ginawa ko. Hindi naman kami nahakon ng question kasi nga yung history namin is marami kaming visa and marami kaming travel. So, walang risk na maharang dun sa immigration. No? Kasi parang normal na lang sa amin yung mamasyal every month. So, once na nakapunta kami ng Dubai, nag-spend kami ng
7 days or 10 days, no, palibot-libot lang doon namamasyal. And then pumunta na kami ng Oslo. And then nag-start na rin ako ng work. So ano yung pros and cons nun? Pros, so syempre hindi ka nadadaan ng POA, wala kang record, wala kang hassle. Cons, pag umuwi ka, which is nangyari sa akin, hindi ka masyado, hindi ka basta-basta makauwi. Makauwi ka ng Pilipinas, but pahirapan yung ano na naman technique yung gagawin mo para makaalis ka ng Pilipinas. No, hindi ko na-advise yun, nonetheless nung kung yung status niyo katulad ng status ko dati na maraming track records ng pasyal. Pwede yung gawin niyo, but kung wala kayong track record, kung first time niyo mag-a-abroad or second time, baka maharang kayo na may term doon eh kapag naharang doon sa immigration tapos hindi na kayo pinatawid. No. So hindi ko na-advise 'yon. Pero yun yung isang way, lalo na kung kasi may kita ako dati na wala nang time, nakabili na ng ticket, hindi nila alam, kailangan pala ng POEA. Nagulat sila na ganun katagal, in 2 weeks na lang alis na sila. Sabi ko, mayroon way, but risk yun, risk sa inyo. And baka magkaroon kayo ng record. So, hindi ko na-advise, but loophole. But anyways, so, sagutin na natin yung mga questions, no? May mga questions dito, isayin natin, simula dun sa una. Anong tech stack nyo? Tech stack, full stack, Java, .NET sa backend and JavaScript, TypeScript sa frontend. Kila Jess, ganun din. Kaya Seiji, ganun din. So yan, sagutin ko lang, wala na akong i-add. Kung nag-accept sila ng entry level, ano pa sa palagay nyo? Kung entry level, ihirapan kayo. Wala kang experience kasi ganito yung mentality namin noon eh. Kung dapat na iba ikaw o ako, na iba ako sa average local developers para ma-hire niyo ako. No. Depende rin, ang daming factors. Pwede rin natin sabihin na yung supply and demand, kung napakataas ng demand but ang lit ng supply dun sa specific city, baka entry level pumayag sila, then bigyan ka ng visa. So depende, mahirap na mahirap mag-salta, but normally yung kinukuha nila may 5 years experience eh. May 5 years experience. So, ilang years of experience ang hinahanap usually sa ibang bansa. Yun nga, 5 years senior, usually. Senior. And, ano pala, may factor pa pala to. Nasa Europe kami, so mas madaling mag-work, maghanap ng work dito yung within EU. For example, Italian ako, nasa Italy ako. Kung pupunta ako ng Norway, hindi ko kailangan ng kung ano, ng papers. Kapag na-hire ako through interview, kasi mas madaling mag-hire sa kanila ng EU citizens eh. No? Doesn't matter kung nasang countries ka dito sa EU. Pupunta ka lang sa police station, papalista ka lang, mag-work ka sa ganito, obvious na yun. Nahihirapan sila kapag non-EU citizen yung i-hire nila. So yun yung may extra process na kailangan nyo ng lawyer. To, yung lawyer naman, normally ikaw magbabayad eh. No? Kila Jess, di ba may lawyer din kayo, Jess, na nag-ayos? Not specifically lawyer pero relocation agent. Ah, relocation agent. So nag-hire na yung company ng relocation agent para hindi na sumakit yung ulo nila. So lahat ng mga documents doon ko na sa agent sinesend. Tapos siya na rin nagsasabi sa akin kung anong kailangan. Unless may kailangan specifically doon sa yung sa POA side kasi hindi nahawak ng ano yan eh, relocation agent eh. Kasi ang concern ng relocation agent na at least yung sa experience ko, yung concern ng relocation agent is more on yung papers within Norway para makapag-work ako sa Norway. Kung ano man yung papers ko para makalabas ng Pilipinas, labas na si relocation agent doon. So kung may kailangan ako na document sa employer ko, ako yung mismo yung nakikiusap sa HR tsaka sa manager ko na pahingi ako ng ganitong documents kasi kailangan namin dito sa POA. Ganun. Yun. Yun yung mga iba-ibang situation. But yeah, kailangan talaga ayusin yun. Mga ganun papers. Ano pa ba? Ano ang in-demand skills na kailangan kapag full stack in-demand skill?
and are there more preferred programming languages or technologies? Yung mga ganito kung ano yung preferred, depende sa country, city. May mga stats na ganun. For example, magulat kayo sa Norway pala, mas maraming .NET developers. Tapos pupunta ka lang ng tinitingnan mo sa Japan, ang daming Ruby developers or PHP. So titignan ninyo sa ano, sa countries, depende. Wala ayoko mag-suggest ng specific language or framework. Then itatry nyo i-search dun sa ano or pipilitin yung aralin. Baka ma-disappoint lang kayo. Mag-search muna kayo, tingnan niyo muna kung ano yung in-demand sa country. Kasi ganun din eh. Depende sa community. May mga countries na Laravel, ang daming Laravel developers. May countries na, for example, France, ang daming Symfony developers. So kung target niyo France, instead na aralin niyo Laravel for backend ng PHP, mag-Symfony kayo. Or sa Germany, in-demand. So titingnan ninyo, no? React and Angular din. Depende sa country, maraming countries maraming mas marami yung Angular developers, and then may sa another country mas maraming React developers. Tignan niyo, no? Dito sa Norway, no, parang base observation ko ano, .NET tsaka Java, no. Tapos no, sa backend yun .NET tsaka Java, sa frontend yun nga Angular tsaka React. Tapos sa cloud naman ano, it's either AWS tsaka Azure based sa mga nakikita ko sa job ano posting. Doon madami yung post. Mhm. Yun. Ano pa ba? How long it takes for processing documents sa immigration? As sinagot ni Seiji, not 1 month minimum. Yung sa POEA? Ano, sa POEA, 1 month to 2 months. 1 month to ano 2 months. 1 month to 2 months as long as willing to ano to antal dito. To participate yung employer. Unlike, kagaya sa akin, yun nga, na-mention ko, medyo, ano, may mga parts na nakakayahingin. Tapos yung HR pa that time na na-assign sa akin, ano, hindi masyadong naipag-cooperate. Madalas ako nalalabas ang sama ng loob kay Devlin. Kasi nga, nagmamadali na kaming umalis eh. Tapos yung HR, ayaw makipag-cooperate pag nangihingi ako ng documents. Although, ano, understandable naman. Kasi ang nakakahiya talaga yung mga documents na hinihingi. So, kailangan pa dumaan sa mga management, ipapacheck pa sa lawyer. Pero may mga companies din or employers na super cooperative talaga. Na pag sinabi, pahingi ako ng ano, business license permit nyo, ganyan-ganyan, sa nakaregister yung ganyan, send agad, di ba? Ganyan. So, depende siya kung gaano ka-cooperative yung ano yung employer. Yeah. May mga factors talaga eh. Pero kung meron talaga silang ano, meron kasi 'di ba mga parang event dito sa Pinas na for example, number one, IPAMS. So, marami silang client na company sa ibang bansa. Pag 'yun, mas mabilis talaga yung mga ganun. Kasi nakikipag-cooperate. Sila talaga yung nakikipag-communicate dun sa company mo. So, sila lahat maglalakad. Yun, bali ako ganun. So, most likely, yun talaga yung naranasan ko 1 month, 2 months. Actually, mabilis na talaga yun. Pero, based yun sa experience ko rin. So, might, kunyari, yun, yung mga nag-apply na sa inyo. So, ayun lang yung pinakamabilis. Possible na yun. Mas matagal pa. Depende rin kasi sa maraming factors nga. Katulad na nasabi ni Jess yun. Yung cooperation din ng company. Mm-hmm. Oh yeah, yun sa POEA. So may iba pang kailangan yung ayusin, yung of course yung working visa ninyo. Yung visa naman, siyempre pupunta kayong embassy, pero dapat dala-dala niyo na yung papers niyo na requirements para matapos ma-fill up niyo yung form sa embassy na pupuntahan ninyo. For example, Sweden embassy or Norwegian embassy sa Makati ganun. So, yun, sa experience ko ilang months ano, just yung ano sa, nagbigay. 'Di ba natapos niyo na yun sa embassy? Ilang days bali, after ma-issue ng ano? Ano kasi doon? May kailangan kasi padala na documents, no, yung naka-sealed na nakalimutan ko ng tawag doon. Pero ano 'yun? Ang contents noon, employment contract mo. Tapos utusan mo ngayon si employer mo. Employer, or kasi yung may nag-ask ka sa ng papers mo sa country na yun, kanya dito sa Norway, sabi mo, punta ka sa ganito, sa embassy dyan sa Norway, sabi mo sa employer mo, nakakaya, yan ang kapal na mukha mo. So, punta ka ngayon dito sa embassy namin, sa Philippine embassy dito sa Norway, ipakita mo yung employment contract pareho natin pinirmahan, tapos i-cross-check yun ng Philippine embassy sa Norway or kung saan country man yun,
Tapos tatatakan nila 'yon. Isi-seal nila 'yon. Yung mga additional documents pa 'yon na ano like yung ID ng employer mo, tas ID mo, passport mo ganun na nakasano lang 'yon, photocopy. 'Yon, 'di ba? So isi-seal 'yon, tatatakan nila 'yon. Tapos yung documents na 'yon na legal documents na original from Norway, i-ship 'yon ngayon sa Pilipinas. So aantayin mo 'yon. So that's ano, a week. So pagdating nun sa Pilipinas, tsaka pa lang pwede mag-start ng step ng phase 1 process mo sa POEA. Kasi yung documents na yun, yun yung naman ang ipapakita mo sa POEA na ano, na oh, may tatak na to dun sa ano embassy sa Norway na legit tong company. Although yung may mga requirements talaga na doesn't make any sense, no. Kasi yun nga na validate na yun sa Norway na legal yung company. Tapos pagdating mo sa POEA, may mga additional documents pa na hihingin sa'yo, yung business permit license, di ba? It doesn't make sense kasi tinatakan na yun sa embassy sa Norway. So parang double, ano, double process. Pero yun yung isa sa mga, ano, mga kailangan. Yun yung pinaka-importante. Once ma-send sa'yo yun from ano embassy papuntang Pilipinas, hopefully smooth sailing na yung ano yung process mo sa POEA sa Pilipinas. Jess, kailangan ba ng ano ng working visa mo sa for example sa yung Norwegian working visa before ka mag-apply sa POEA? Oh, yun pala, kailangan yun. So inantay din yung working visa ko. So inabot yun ng 2 months bago na ano na approve dito sa Norway. Tapos nung na-approve yun, ano lang, hindi naman na pinadala yung ano, hindi na pinadala yung official docs. Yung letter lang, pinaprint ko lang sa email. Ganun din ba sa SIG, 2 months? Sa akin, medyo naging iba yung case sa akin. Kasi yung kay Jess, inintay niya yung working visa niya. Yung sa akin, okay. Parallel sa nangyari. Hindi ko rin alam kung paano nila ginawa, pero I guess dahil nga nung agent, nung yung sa IPAMS din. Ang nangyari is, nag-fill up na ako ng mga forms ng POEA, so si agent, so sabi ko na okay na tong mga forms ko, like yung sa insurance, sa mga details ko, info, yung mga, actually sa, ang ginagawa pala dun is parang gumagawa rin kayo ng resume nyo for POEA, parang nag-a-apply din kayo ng job sa kanila. So bakit nyo ginagawa yun? Is para makita nila yung records mo, yung mga past experiences mo. So medyo, ano rin yun eh, medyo redundant din yung part na yun. Alam mo yun, nag-apply ka na ng company sa ibang bansa, nag-apply ka rin sa POEA. So pag naging OFW kayo, meron kayong, parang may portal kayo na gagamitin sa POEA na nandun yung online CV nyo. So yun yung mga pinilapan ko. Tapos wala pa akong working visa noon, nag-seminar na ako, meron na akong mga slides na online. So since kasi nung nag-apply tayo, di ba, pandemic, medyo ano pa, mahigpit pa. So lahat ng mga seminars ko online. So yung pinasa ko lang sa embassy, sa Netherlands ha, baka depende din kasi sa ibang bansa, hindi ko sure. So within sa Europe, baka iba-iba din yung requirements. Yung sa akin kasi, nung inintay ko lang doon is yung approval from IND. So yung IND sa Netherlands is para siyang, yun yung pinaka parang government nila. So nung nagkaroon ako ng approval na pwede na ako pumasok sa bansa nila, yun, pinirin ko lang yung letter, then passport, bibigay mo sa embassy, so other forms na kailangan, but pinaka-importante doon is yung letter talaga. So, yun, umaandar na yung papers ko sa POEA, then na-process na rin yung working visa ko, so parallel siya. Pero yung inintay ko sa working visa, I guess parang around ano lang, mga 3 days, so na-approve na yung working visa ko doon. Bilis. Bilis nga. Kala ko nga abutin siya ng mga 2 weeks, ganun. Pero parang Tuesday ako nagpunta ng Makati, tapos pumunta ulit ako ng, yung embassy kasi nila hiwalay ng building. So yung pag-claim nasa VFS. So mga Friday, tinawagan na nila ako. Pwede ko nang pick-upin yung visa. Actually, hindi siya working visa. Ang Netherlands kasi, ang gagawin nila sa'yo, i-apply nilang visa sa'yo is MVV. So yung MVV is ang ibig sabihin nun is short stay. So short term stay siya. So ang visa na yun is valid lang for 3 months. So yung visa ko, yun lang yung in-apply nila para makapasok ako na Netherlands. Then after ko makapasok dito, so may 3 months ako na visa, yung company ko is nilakad na nila yung residence permit ko dito. So yung residence permit ko is for 2 years.
So yun na yung parang working permit ko. Mm-hmm. So may mga nilakad din kasi ako. Ayun, depende rin talaga sa bansa.